Hello everyone! Hello! So ngayon, makapag-vlog na tayo kasi mukha na ulit akong tao. Tignan nyo. Nagupit na ako. Kakapagupit ko lang kanina. Courtesy yan ni Joshua. Ito rin yung gumawa, yung nag-install nung salamin namin na napakamura lang. At sobrang bilis na nagawa. One day process lang din. So ilalagay ko yung info niya sa description box below kung gusto nyo magpagawa ng salamin. Dito sa Villa Zaragoza or dito sa Bulacan. Ha? And yun, siguro ano lang tayo. Ang confident ko kasi nung nakaraan mukha na akong ewan sa buhok ko. Pero since nagupitan nga tayo, maayos na ulit. Siguro update lang ulit and yun nga, sinabi ko nga sa inyo, bala ko mag-daily vlog. Sana si Paging mag-edit. Eto, may dumating to. Teka, labas lang tayo. Ayan, yan na yung naka-car cover na siya. Ayan, ang kapal niya kahit na 8 days bago siya dumating. Nasa 1 plus yan. Lalagay ko na lang din yung link sa description box kasi sa Lazada ko siya nabili. And ano pa ba? Teka. Yan lang pala nating nakabukas yan para mamatay yung mga germs dito. It's 11:15. Bumili din pala ako nito ng citronella kasi medyo since matalahid pa dun sa harap natin, medyo marami pang mga insekto. Bali dalawa yung binili kong citronella. Ito pa isa. Citronella na kandila. Tapos bumili rin ako nitong ito pala. Peppermint na kandila rin siya. Para maayos-ayos. Kasi yung peppermint daw ay ayaw, yung amoy nun ayaw ng mga langgam. So, bumili tayo. Kasi sabi nila, hanggat hindi daw natitirahan yung unit dito sa dalawang tabi namin, hindi daw mawawala yung langgam. Kasi baka doon daw yung kanilang hive ba yung tawag? Hive din ba? Yan yun. Magluluto lang ako ng pancit canton. Dalawa na kami ng kapatid ko dito. Kasi wala na akong maisip na ibang lutuin na ulam. Wait lang. Napatint na rin pala natin yung salamin, yung mga bintana ni Hershey. And ano pa bang napagawa natin? Yun lang, dinala namin siya dun sa Toyota Valenzuela nung last, magto 2 weeks na. Kapag ka okay na, pupunta kami sa Banawe para mag-add ng accessories, yung mga body kit lang. Para medyo mas mukha pa siyang astigin. Wow! Taga lang, anuin ko lang tong pancit canton. Pancit canton, baka naman, para makakain na kami. And by the way, Saturday ngayon So dapat kahapon merong basura kaya lang wala na namang kumolekta. Pero, kukunin na tayo ni Lord. Charot lang po. Ayan. Pero, ayan na lang siya kasi bumili na tayo ng malaking trash bin. Nakaano lang siya dito, nakakadena. Kaya lang puno na nga siya kasi nga 1 week na yan. Hindi na to kumasya. Ito na, kainan na. Nakalimutan ko maglaga ng itlog. Pero okay na yan, kain kami. Yan! Yan! Kain na! Pancit canton yung pagkain. Hindi ka na. Kain na muna kami ha, wait lang. Siyempre tapos na kami kumain at na-food coma kami. Meron pala tayong, teka. Okay, so meron pa kasi tayong isang binili. Ito, home use oral dental cleaner set. Tanong naririnig nyo ako kasi malakas yung ating air cooler. Wait nga. Dito sponsored ah, binili ko rin to. Ngayon ko lang din siya re-reviewin. Kasi syempre, di ba, dentist namin nasa Valenzuela. Tapos, parang wala, naghahanap lang ako ng cleaning. Yung maayos na cleaning, hindi yung sa toothbrush lang. So, ganito itsura niya. Para lang siyang automatic na toothbrush, pero meron kasi siyang option. Ibang accessories rather. Yung isa, ayan, ganyan siya. Ang tanggal ng mga tinga-tinga. And then, meron pang dalawa dito. So, itong isa, actual na ano pala to, na toothbrush and mouth brush. So, imamount lang natin to dito. Tapos pala, ayan, kapag ka pinagana to, meron siyang, bakit hindi bumubukas yung LED niya? Ayan, may LED siya. So, para pag tinitingnan mo nga, pag nagki-cleaning ka, ayan. Tapos, vibrate. Pero ang kailangan ko kasi dito is itong pangtinga. Kasi, di ba sinabi ko na sa inyo last time, yung retainers ko ay yung naka-fix sa likod ng ngipin. Kailangan ko to para malinis. Papakita ko pa ba kung paano maglinis? Parang hindi nakaaya-ayang panoorin yun. Ito pa lang naman. Ito pa pala. So, bumili rin tayo nito para sa mga susi. Yung isa dito, para sa susi nung kay mama, sa kotse ni mama. Motor. Ayan, may nagtatanong, anong pangalan ng motor ko? Si Apa yun. Si Apa yung motor. Ito kay Hershey. Ito susi dun sa gate. And wala akong pangalan
pangalan pala na ibinigay sa bike ko. Pero papangalanan din ha. Isip nga kayo, comment down below kung anong magandang pangalan dun sa bike ko. Stout yun eh. Stout ba Stout? So, itetest ko lang muna to para malaman natin. Tapos mabilhan ko rin si Yan-Yan tsaka si Mama. Hindi ko na ipapakita sa inyo yun ha. So, mamaya na lang ulit yung update pagdating ni Mama. Off kasi ni Mama bukas. So, mamaya uuwi siya. And then, Monday, babiyahe ulit siya. So, mamaya ulit. Okay, wait lang. Habang naglilinis ako, nag-ayos ako ng nagkaliwanag. Gaano ako sa labas. Sige, pakita ko lang sa inyo yung kotse ni Mama. Ayan. Pareho kami Wigo, pero orange yung kanya. Ano? Kalak pa kayo. Ayan. Sa likod na rami. Ay, kayo. Ayan yung kotse ni Mama. Yung metallic orange. Ayan, tama-tama. I-hold natin tong kakaperanggot na to. Ang bigas, ma. Wait lang. Teka, dito muna to. Disinfect muna natin yun. Ano pa ba? Bigas. Bigas, saka yung... Asa yung bigas? Ako sa'yo, sige. Andyan, sa likod. Hi daw, hi. Hi! Ito, bigas. Oh, wait lang. Ayusin ko lang to. Ito pala, neighborhood namin. Oo. Ayan. Okay naman, mag-grocery haul tayo. Kasi ito naman yung usual na ginagawa, di ba? Ng mga daily vloggers. So, wag ka may grocery, hinahaul. And, regarding dun pala sa binili kong electric toothbrush ba yan? Cheme. So, trinay ko na yung tatlo. Okay naman sila. So, unahin na muna natin yung mga kailangan ilagay sa rep. So, meron tayo ditong bangus. Ito ay parang staple sa amin. Kasi, madalas, mas bet ko tong mga ganito. Ito lulutuin ko bukas. Meron tayong pa Highlands na beef patties. Kung natatandaan nyo, nagkaroon ako ng video nito. Yung creamy mushroom. Nakalimutan ko na, basta ililink ko na lang yun dito. Pakipanood na lang. Ang epic na. Masarap yan. Next, meron lang din tayong karne. Ah, tama-tama, sinigang pala. Hindi pa kami nagsisinigang ulit. Yun lang yung ating mga karne. Pabili ako ng longganisa, kaya lang nakalimutan daw ni Mama sa ref dun sa office nila. Next! Gardenia. So, ginagawa namin dito para hindi siya amagin agad is nilalagay ko na lang siya sa ref. Kasi meron naman tayong bread toaster. Rekta sa ref to. Tuna, bakit isa lang to? Isa lang. Ah, hindi. Meron pa pala si Gigi. Flakes lang siya. Hindi ko ata nasabi kay Mama na dapat ano, yung may flavor na ano, calamansi. Kasi masarap yun. Fresh milk. Yan, meron tayong apat na fresh milk. Kasi ito, iniinom niyan yan sa umaga. And meron din pa, meron pa, ngayon ko lang naalala, meron pa pala akong mga kape dyan. Yung mga grinded na coffee. Yung Benguet coffee, pwede itong pang creamer doon. And last na plastic na tayo, ito mga ano lang, Downy shampoo, tsaka surf powder. Ayun lang. Tsaka yung nakita nyo kaninang bigas. Okay, so ito yung mga ilan sa mga pahabol na questions regarding dun sa frequently asked questions. Ilan lang tong mga to na nagtanong. Gusto ko lang ihabol din na sagutin. Meron kasing nagtanong na, sir, yung dati mong tinitirhan na bahay, sa inyo ba yun? And yung aso mo, bakit siya namatay? Yung dati namin tinitirhan sa Valenzuela, hindi po sa amin yun. Kasi kung sa amin yun, wala po kaming planong umalis dun. Kasi ang Valenzuela po ay parang kabihasnan. Kasi paglabas lang namin ng street namin, may mall na kabilaan ng mga schools, mga groceries, ganyan. Ang hirap umalis ng Valenzuela, pero since nga masyado na rin mahal yung mga properties, and actually wala nga masyadong available dun eh, lalo na sa Genti. Hindi po sa amin. At kung sa amin man yun, hindi po kami aalis sana dun. Kaya nga po kami dito kumuha sa Bulacan, kasi medyo mura pa nung time na kumuha ako noong 2018. And regarding naman sa aso ko na si Pokwang, ayan siya. Ayan. Na-cremate po siya, at nag-post din po at ako ng picture dun sa burol niya dito sa YouTube, sa community section. May kita nyo doon. Nagkaroon po kasi siya ng distemper. Kaya hindi na siya umabot dito. Ang tanong niya, pwede po bang papin sa comment section yung needed docs and fees sa APEC para magpa-renovate? Thank you, more power sa vlogs. Actually, parang kasi kapag pinin ko na siya, parang sayang naman yung effort ko sa paggawa ng video, diba? Kasi tinutulungan ko naman kayo. Tulungan nyo rin ako sa pagpapanood ng video ko, diba? Para give and take lang tayo, diba? Another question daw is, ano daw ba yung loan ko? Actually, yung loan ko po is exclusive for DepEd employees. So, hindi ko po alam kung ano yung mga available na loan pagdating sa mga ibang sectors. Baka pwedeng kayo na lang po mag-inquire sa page ng GSIS mismo. Ito pa, yung CR nyo po ba sa second floor? Existing na po ba yun? Or pina-add nyo? Yung CR po natin sa second floor, pina-add lang po natin yun. Para mas malinawan po kayo sa nag-itsura nitong unit namin,
nung tinurnover, ililink ko po yung dito, yung turnover video. Panoorin nyo na lang din po para makita nyo kung ano yung before and after nitong bahay. Magkano po yung split type aircon mo po? Nabili ko siya ng sale kasi. So, Carrier yung tatak. So, nasa 20,000 yun. Clearance sale ata yun. New Year sale, ganun. Ito naman, si shoutout lang natin, si Christian Pasqua. Madalas kasi itong nagko-comment. So, kapitbahay po tayo, sir. Black... Ay, sinabi ko. Turnover na kami sa May. Salamat sa informative content, sir. Yung ingit dyan, wag mo na pansinin. Yeah, madalas kasi itong nagko-comment, sinasabi niya palagi na same block kami. And also pala si ano, kasi nung last time, meron ako nakitang lumakad papunta dito sa harap ng bahay, tapos nagpicture. Hindi ko pinansin kasi kumakain ako noon. Tapos maya-maya, chinek ko yung messages sa IG. Siya pala yun, si Patrick. Patrick Molina, ayan. Shoutout kay Patrick Molina. Taga dito lang din siya sa block namin. So, yun lang yung ilan sa mga pahabol na questions. I hope na nasagot ko yung mga tanong ninyo. I hope rin na tignan nyo muna yung description box or yung pinned comments para sa info ng mga natatanong ninyo. Kasi baka nasagot ko na yun sa comments or sa another video. And para doon sa mga naghahanap po or nagpapapin ng mga info, panoorin nyo na lang po sana. Para tulong nyo na rin po sa akin. Maraming salamat po mga titos and titas. Nagluluto kasi ako. So, hindi ko na napakita lahat. Adobo po yung niluluto natin ngayon. Pero hindi yan kasama. Titimplahin ko yung mamaya. So, pinapakuluan ko lang siya sa dinit. Tapos saka natin lalagay yung sukatoyo. Saka kung naalala nyo, may video na ako ng... Nagluto ako ng adobo. Kaya lang, chicken adobo ata yun. Ibang version ng pagluluto ng pork adobo yan ha. Kasi yung usual kong ginagawa is... yung pinapakuluan ko muna sa suka toyo and then dun sa mga seasonings. Tapos saka ako piprituhin, tapos isasama ulit yung pinagkuluan niya. Ano bang tawag dun? Bracing ata ang tawag dun? Bracers. Pero ito kasi, ito ay ginis ako na, tapos saka ako ilalagay yung suka toyo, tapos antayin ko lang siyang Anyway, ito lang lagi kong pang pastime, pag gantong oras, since weekend, basta watch mojo yan. Saka yung ano, yung vlog ng San Pedro Twins. Ang nakaka-good vibes kasi, yung video nila, tapos na-hook na ako, pinanood ko na lahat. Ayun. Anyway, pakita ko sa inyo yung adobo pagka tapos na. Si mama tsaka si Anya natutulog lang sa taas, nagpapahing. Mag-alas 3 pa lang, aga ko nagluto. Pakita ko na rin pala to. Ayan, binuksan ko yung isang peppermint dito sa kwarto. Eto, pakita ko na rin to robot vacuum. Meron siyang sweeper. So, although hindi naman siya yung totally na nakakalinis ng sobra-sobra, pero nakakatulong siya sa paglinis. Lalo na yung sa ilalim ng sofa bed sa baba. Dito kasi hindi abot. So, minawalisan ko na lang yung ilalim, tapos minamap. Ayan lang siya. Pero usually sa baba ko to ginagamit. Hindi masyado nagagamit. Umaga kasi sa baba ako. Trivia lang din, para sa mga may unit dito sa Villa Zaragoza, pag nakasara yung pinto at nag-electric fan kayo, malamig dito sa loob. Pero pag nakabukas yung bintana, yung pinto, Diyos ko, yung init ng hangin sa labas ang masasagap nyo. Mas okay na hindi na lang kayo magbukas ng pinto at bintana. Kaya yung air cooler natin na iwata, ayan, hindi ko na yung nilalagyan ng tubig kasi malamig na yung hangin dito sa loob. Okay guys, 7:10 na at ngayon ko lang naalala mag-vlog. Pero tapos na kami kumain ni Mama. Hindi ko na napakita sa inyo yung itsura ng adobo. Ayan. Si Anya hindi pa kumakain pero magro-rosary na kami and then pahinga na. Buhay probinsya kasi kami dito. Since sobrang tahimik din naman. And yun. Let's see kung dito ko natatapusin tong video na to o meron pa sunod. Pagka naglagay na ako ng tapos na.